buntis si Aryan. Ma'am Jenna, ba't niyo sinasabi sa akin ito? Ayaw mo bang malaman? Hindi ba sumagi man lang sa isip mo na baka anak mo yung dinadala ni Aryan? Wala akong nangyari sa amin yun, ni Aryan. Talaga? Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng dahilan para umalis si Aryan, iwan si Tristan at bumalik sa'yo. She's miserable. At nakikita ko, Waldo, na nawala na talaga ang pagmamahal niya kay Tristan simula na bumalik ka. Kaya lang, sumusuko ka na pala. Ako? Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi si Tristan. Ganun ko siya kamahal. I will save him from her. Dahil alam ko, hindi naman siya ang tunay na mahal ni Aryan. Ma'am Jenna, mahal ko si Aryan. Pero pinakawalan ko na siya. Masakit. Pero ayoko kong manggulo. Lalong-lalo na ngayon. Bakit ako hindi niyo gawin yun? Hayaan niyo na lang din sila. Lalo na't magkakaanak na sila. Ma'am, kung wala na ako, tayong ibang pang pag-uusapan, baka ako pwedeng mauna na ako. Pagpaumanin niyo. Ikaw pa rin.
Excuse me. You're in the way. Hindi ka na talaga nadala, no? In-English mo na naman ako. Nalimutan mo na ba kung anong nangyari dyan sa anit mo nung huling in-English mo ko? Gusto mo, paalala ko sa'yo. Nasa palengke ba tayo? Dinadalhan ko na nga ng bulaklak ang pamangkin mo, inaaway mo pa ako. Sige, kapag ikaw naman na ospital, mas marami, mas maganda pa ipadadala ko sa iyong bulaklak. Isama mo pa ang bulaklak ng patay. Oo, taga-palengke ako, taga-kalye, laking kanto. Ang mga katulad namin, walang ganyan, 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 ganyan. Ang meron lang kami, eto. Kaya masisiguro ko sa'yo, bago ako mawala, ikaw ang unahin ko. Really? Hindi ka kaya atakihin sa puso kapag nalaman mo kung sino talaga ang tatay ng dinadala ni Arian? Oh, kung nakikita mo lang ang sarili mo ngayon sa salamin, para kang nakakita ng multo, o baka nakita mo lang ang katotohanan na ang pamangkin mo ay talagang malandi. Excuse me! Hindi ka excuse! Tama na! 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 Kita, tingnan niyo lang si Arian doon. Please. Sa mata mo, palagi ako ang mali. Ako ang may kasalanan. Dahil pareho natin alam, ang gusto mo, mawala sa buhay ko si Arian. Well, hindi mangyari yun, Jenna. Hindi mo ba nakikita? Wala na. Hindi mo na maibabalik ang dating relasyon niya ni Arian. You're just fooling yourself. Oo. Oh, siguro nga may nagbago. Pero ayusin namin, lalo na dahil magkakaanak kami. Bakit? Is it really worth fixing? Responsibilidad mo ba talaga ang dinadala niya? How sure are you na sa'yo yung bata? How sure are you na sa'yo yung pinagbubuntis niya at hindi kay Waldo? Funny, sa tinagal-tagal ng pagsasama niyo ni Arya, ngayon lang siya nabuntis kung kailan dumating si Waldo. Mag-isip ka, Tristan. Mag-isip ka. Maraming salamat po, mga balero. Waldo, hinahanap na lalaking sa loob. Umakyat ka na doon. Talaga? Ikaw, tara. Ay, hindi na, pwede mo na mag-aasik ako sa kanila. Walang tao dito. Sige na. Sabot ko laman, meron na? Panset, meron na. Kanin. Hila. May sosyo manok na yan, ha? Salamat. Meron pa sa loob, kumala kayo. Ano? Salamat. Dodo, may pakanahan itong lahat ng... Eh, ikaw, masaya ka ba? Oh, hindi mo abuse, sinatanong mo ba? Eh, si Arian lang ito itong papasaya sa'yo. Eh, sana napangiti kita dahil dito. Ay, ngiting-ngiti na nga, oh. Ikaw, drama mo. Masok ka na sa loob. Thank you. Naantay ka na doon, sige na. Oo. Tingnan mo. Tingnan mo. Bakit ako tingnan mo lang? Hindi na. Bakit? Ano ba yung Waldo? Sasabihin mo. Oh, yan, oo. Thank you.
Jimmy, masok ka nang sa loob. Tama, tara na. Pagkita ka na to. Huwag na ako sa taas mo na po. Okay, Waldo. Ayos lang ako dito. Sige. Hindi na ka pa nila hinihintay. Kasi excited lang din yun. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Ayan, ayan. Hindi, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Atras. Yan. Ayan, ayan, ayan. Sige, Mimo, oo. Eksakto na, oo. Okay, okay. Pantay na yan. Ayan, tama, tama. Thank you. Thank you, thank you po. Thank you po. Thank you po. Tada! Nandito na ang papatay sa lahat ng peste, daga, ipi sa bahay ko. Ang laki niyo! Anong peste? Ha? Anong peste? Anong peste yan? Tingnan yan. Laki nito! Saan mo nakuha to? Ang ganda nito tayo, ang laki, oh! Nak, kita mo naman. Proud na proud kami talaga sa'yo. Ay, sige mo ay. Laki niyan, oh. Nak, gusto mong ganyan. Masaya lagi. Masaya po ako lagi. Gusto ko kayong gada. Sinabi niyo po sa amin, di ba? Hindi namin makakalimutan yun. Ang pinaka-importanting bagay dito sa buong mundo, pamilya. Diba, Tay? Tsaka, mapalad ako kasi yung pamilya ko, yung nabigay sa akin, the best! The best, Tay! The best, oh! The best kami? The best kayo, Tay! Tignan mo ito, oh! Eh, paano yung binigay pa namin yung regalo namin sa'yo? Ah! Oo! Sa'yo na! Sumuna na! Sumuna ko yung bis! Galing sa'yo? Oo! Sa amin lahat! Ano ito? Cellphone! Malto! Tay, Malto! Hoy, kuya, muntik na akong magkasipon dahil dyan, ha? Hindi lang, mukha ka naman sipunin. Biro lang. Ang ganda na ito, Tay. Thank you. Sabi kasi ng kapatid mo, eh. Yan talaga ang kailangan mo. Eh, oo nga naman. Lahat ng tao, lahat may cellphone na. Ikaw na lang ang Jurassic. Kataya! Oh, okay ba yung mga pagkain nyo? Text mo ako, apo, ha? May cellphone na yan ako! Iyatan mo yan, ha? Sarap ng pakiramdam na nakapagpatapos. Lubos-lubusin mo na yan, Tay. Di na mauulit yan. Oo! Loko talaga, eh. Ayusin mo yung pag-aaral mo, para din sa iyan, loko. Mahirap kung kamaganap ng trabaho kung hindi ka nakatapos. Yung mga nakatapos nga eh. Hirap na hirap pa rin kumuha ng trabaho. Ibalila, Tay. Para sa inyo hindi ako susuko. Promise yan. Kahit anong trabaho, papasukin ko. Tapos, magre-review ako ng magre-review na maigi para pumasa ako sa board. Pag engineer na ako, pag-iipunan ko na yung eatery na pangarap natin. Taks naman si Kuyo. Oh. Nagmahal, nasaktan, nakulot, nagkasugat-sugat. Habit na lang muna ba? Alam ko, yung talaga, anak. Ano, nailong ko! Yan na naman pinagtakan ko eh. Sabi ko sa inyo eh. Oh, ayan, sa inyo na yan. Ay! Oh. Ah, naman eh! Ingat mo, baka mapasag ha. Matulog na, matulog na. Matagsak, King! Matulog na, Waldo! Ulit mo talaga eh! Matulog na! Matulog na! Ito ulit ka, kuya! Bakit? Iihi ka na naman sa kama! Marami sa kama! Nadamay ka pa! Ulit ka, ganyan ka! Doc, how's Aryan and the baby? Actually, okay naman si Aryan. But I have to tell you something important about the baby. Base sa resulta ng prenatal exam, may nakita akong heart condition ng baby sa sinapupunan ni Aryan. And I suspect na there is more than one hole sa puso ng bata. Ano ang gagawin namin? I suggest na pumunta na lang kayo sa States para ma-attend yung needs ng baby doon kasi wala tayong machinery dito. I'm sorry. Yeah.
Pumasok ka with honor sa isang prestigious school, and you achieved that while working for Supreme Pacific. That's impressive, Mr. Del Mar. Thank you, ma'am. So, gusto kong isipin na kaya ka nag-a-apply dito kasi gusto mo talaga tong trabaho na to. Oo naman po, ma'am. Gustong-gusto ko po talaga. Kaya nga po, sana po, magamit ko po yung pinag-aralan ko sa kumpanya ninyo. Mataas yung chance mo. Thank you, ma'am. I've been thinking about this for the longest time. Sa tingin ko naman, ito na yung tamang panahon. Ano bang tamang panahon? Para saan? Tita, para ulitin ko yung alok na bumalik na si Aren dito sa bahay. Basta. Pep, naintindihan ko. Dahil sa nangyari, kailangan bumalik sa pader dito sa Rosing. Pero kailangan ako ng anak natin. Gusto ko kayo alagaan. Ganito, kung gusto mo, dalawa kayo dito ni Tito Rosin. Maraming mag-aalaga sa'yo. Lalo maging safe ang baby natin. Ngayon, mananahimik ako, ha? Kung anong isasagot ni Arian, dun ako. I want to be with you 100%. Gusto ko kayo alagaan. Oh, bagong lulong yan. Ano nga palang sabi dun sa bahay na nahanap mo sa Malabon? Eh, yun na ka, nai. May naulan na raw. Tapos yung nakita ko, masyado matataas ang renta. Kausapin na lang natin yung pinsan ko sa Rizal. Asan ba si Waldo? Masyado namang malalayo sa school to si King. Madalas na ka nalilate eh. Baka mas lumala. Hoy, Tay. Excuse me, ha. Hindi kaya ako nalilate. Maaga lang sila dumadating. Bahay ka, bata ka! Grabing premium sa Pilipinas ngayon, no? Pati barbecue, ini-snacks. Oh, send mo to sa akin. Tumako eh. Oh, kumusta yung interview mo? Ayos, Tay. Tanggap ka? Di pala, pero mukhang matatanggap ako. Kasi natuwa sa akin, nag-i-interview sa akin eh. Good, very good. Magdasal natin yan. Kasi, Panginoon, maraming salamat po sa pagkain aming kakainin. At salamat din po sa interview ng aking anak. At ang aming kakainin na maging kalakasan namin para magawa namin mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Jesus' name we pray. Amen. 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 Kain na, Nay. Nay, gusto mo yung pagkain na, no? Oo. Ayun ang lalaki mata mo, eh. Naging tapat ako asawa sa'yo. Naging mabuting ako nga makit, Jessica. I tried! Ang kapal na mukha mo! Hayop ka! Hayop! Siya nabuntis kung kailan dumating si Waldo.
Sasama, alam ko lang tungkol sa'yo dalawa. Sinisigurado ko lang na maayos kayo ng titarasing dito. Salamat. Diyos ko! Ano nangyari dito? Ay naku! Ano ito? Ano ito? Jenna! Diyos ko! Jenna! Anong ginawa mo sa sarili mo? Jenna! 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 Ano bang ginagawa mo? Akala mo nagpakamatay ako. At ano? Mapupunta si Tristan at si Cheska kay Arian? No. Hindi panahon para doon. Mamay, pakisabi sa maid, linisin ang kwarto. May lakad ako. Gusto ko paglabas ko, malinis na ang lahat. Gano'n ba ka-importante itong pag-uusapan natin at pinuntahan mo pa ako sa bahay ko? It's about Tristan. Of course. It's about him. Kailan ba naman tayo nag-uusap na hindi tungkol sa ex mo? Huwag mo na akong daanin sa pagiging sarcastic mo. I'm not in the mood. Okay, fine. Anong tungkol kay Tristan? Babawiin ko sa kanya ang lahat ng binigay ko. Ibabalik ko siya sa dating kawawang Tristan. I have a proposition to make. And it involves a certain Ronaldo Del Mar. Kung matatapos ang expansion by 2018, the net income growth of Super Pacific will go as high as 60%. Of course, it will not fail if you invest in us. So what do you think, Mr. Chang? Your business plan is promising, Tristan. But sorry, I have to turn it down. Bakit? Ano nangyayang problema? I have to be honest. Simone's business plan is more realistic. Yours is too ambitious. Wait, Simone? Mr. Chang! Nasabi mo na pala kay Tristan. Well, I was hoping to tell him myself. Excuse me. I just have to take this call. Hi, Margaret. Napatawag ka? I'm sorry to bother you, Tristan. I just want to hear your thoughts. Tungkol saan? Meron kaming aplikante. Dati mo siyang empleyado. I happen to recognize him from the Spratly's incident. Si Ronaldo Del Mar? Alam mo, masyado akong disappointed sa taong yan. That's why I fired him. So do yourself a favor. Huwag mo kukunin ang taong yan. Mr. Del Mar. Yes, ma'am. Why didn't you tell us na nakulong ka pala before? Ay, hindi ko po sinabi, ma'am, kasi hindi ko na ako naisip na importante pa yun dahil acquitted naman po ako eh. I'm really sorry. King! Kuya! Kumusta? Natanggap ka na? Hindi. Hindi ako natanggap. Akala ko ba natuwa sa'yo yung ano? Wala eh. Ano na lang yung criminal record ko. Bawal yun ah! Mali yun, kuya! Mga epal yung mga yan ah! Kaya ba na, wala naman tayong magagawa dun. Sige na eh. Ay! Nakakaloka! Nalagnag pa! Kaya naman mong nagmamadali ka! Tawag ako sa'yo ulit. Kuya, pasensya ka na ha. Kailangan ko lang kasi itong mahabol itong mga papel na ito para sa promotion eh. Sorry talaga.
hindi pa. Wala kang kasalanan? Malinis ka? Ano? Boy! Miss, okay. Magsosorry naman din talaga ako. Medyo na-delay lang kasi... Jesus! Hindi ka magsosorry! Kung hindi pa kita nasita. Alam mo talaga dapat ibalik niya sa eskwelahan niya, GMRC. Wala nang gentleman dito sa mundo. Wala na talaga. Miss, tumatakbo ka kasi. Nakatayo na ako dito eh. Pumipila na ako. Kukunin ko na sana na abunggo mo ako. Diba? Kung nakatingin ka sa dinadaanan mo, hindi mo ako mabubunggo. Hindi mo nalaglag yung gamit mo. Ayun! Eh di lumabas din! Ako pa nga ngayon ang may kasalanan. Eh kuya, pasensya na ha. Nagmamadali kasi ako eh. Yeah. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo ha. Pag itong mga papeles na to hindi umabot sa promotion, isisisi ko talaga to sa'yo! Eh, nagmamadali ka pala eh. Nakukuha pa magtaray. Ayun na yung tricycle, miss, oh. Akin na yung papel ko. Envelope ko. Yan. Okay na. Ikaw na mauna dyan. All the best dun sa promotion mo. Good luck! Che! Huwag na huwag lang talaga magkukrus ang landas natin. Kung hindi, pipinguti ko yung ilong mo! Ikaw na nga itong may kasalanan. Naglalaki pa yung butas ng ilong mo. Kuya, tara! Ayup. Ano pa? Retso mo sa butika, kuya. Bila mo pampakalma. Matagal ko nang kilala yung Simon na yan. Manunulot talaga yan. Sa aking Mr. Cheng na yun, pagsisisihan niya, tinablan niya ako. Okay, pare. Salamat. Sir Tristan, ipaghahain ko na po kayo. Hindi na. Wala akong gana. Sigurado po kayo, sir, kasi nagluto... Sabi ko wala akong gana! Tristan, nagluto ako. Kumain ka na lang ako, nagugutom ka. Pasensya na, tita. It's work. Kung may problema ka sa opisina, huwag mong daling dito sa bahay. Alam mo namang bawal ma-stress si Arian. I'm sorry talaga. Puntaan ko lang muna si Arian. Pero kahit malayo yung prince, hanapin niya yung princess. Tapos gagawa sila ng castle. Yung malaki. Yung matibay. Para walang makakatibag. Tama na yan. Kaya na tayo. Mainit ata ang ulo mo. May problema ba? Wala. Lilipas din to. Come on, you can tell me anything. Sabi na lilipas din to. Yun na, mauna ka na kumain. May lakad lang ako. Saan kayo pupunta? Grocery lang kami, Chang. Hindi kayo alis. Ano? Tristan, hindi kami pumayag na tumira dito sa bahay mo para gawin mong preso. Walang aalis dito!